Upwards, it's me again, Moto Dan. So, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa ating mga ESC. Okay? So, worth na bang bumili ng mga ESC? So, ang model niya is ESC, yung Yamaha ESC 2020. So, humigit ko po lang isang taon na sa akin ito. So, marami na rin natin pinagsamahan. Dalawang beses na kami nakapunta ng Mindoro. Okay? So far, para sa akin na ito, personal ko lang naman yung experience ni sinishare ko sa inyo. Eh, wala naman ako masyado naging problema sa akin. In fact, sobrang kontento talaga ako dito sa motor na ito. Number one, yung sa consumption ng gasolina. Ang tank kasi nito isa halos 10 liters siya. Almost, kung convert natin sa peso, around 500 pesos. From here, sa Metro Manila, going to Mindoro, halos balikan ko na siyang ginagamit. So, I think it's around 200 to 300 kilometers ang tinatakbo niya para sa 500 pesos. So, okay na okay siya. Although, ang masasabi ko naman, medyo hindi siya ganun kabilis katulad nating mga daddy, sabi nga takpong daddy lang tayo dapat palagi sa pag-iingat. Para sa akin is maximum niya is 110 to 150 kilometers per hour. So sobrang bilis na lang para sa atin mga parts. So pagdating naman sa lakas niya, so dahil ito ay manual transmission, sa mga nakakakilala ng motor nito, clutch to, fully manual to. Dito katulad ng mga scooter na pagbinigyan mo ay arangkada agad. So, the best siya sa mga akyatan, the best siya para sa mga off-road. Okay. Pag-shock naman niya, okay din siya pag tumatakbo, stable naman siya. Number one, ang unang-una lang na napansin ko dito, yung kanyang gulong talaga. Pag bumili kayo nito, number one na dapat unang palitan. Hindi muffler. Dapat gulong. Kasi yung stock ng gulong nito, napakadulas. So maraming mga gumagamit nito, ayun na rin sa mga nagkwento na meron din Yamaha SA, nagkaroon sila ng experience na nasemplang sila dahil hindi nila pinalitan yung gulong. So, pinalitan ko na siya ngayon. Okay, dito sa harapan, ang ipinalit ko dito ay rim 17, 90, 80, tapos ang model niya is Pirelli Angel City. So, sa rear naman, ganun din. Angel City siya, then 130, 70, rim 17. Okay? Okay, kung mapapansin nyo, malaki siya. In fact, dito sa Metro Manila, since na ako yung taga San Mateo, madalas akong dumadaan sa dyan sa area ng Marikina. So, alam naman natin na pag medyo lumakas yung ulan, dapat magkakaroon ng bahay sa lugar na yan. So, ako, na-experience ko sa kanya, this is my personal experience. Hanggang dito, inabot, halos pasukin na yung kanyang air filter doon. So, lusot pa rin naman. Karamihan sa mga kotse motor na nadaanan ko, hindi sila makatawid. Pero ito talaga, sinubo ko. Wala naman ako naging problema sa kanya. So, disclaimer lang, ito po ay personal ko lang na opinion at ito po ay base lang. Ako po ay bumabase lang doon sa aking personal experience para dito sa aking ESC. Okay? Okay, ang recommendation ko sa inyo mga kapatid, ulitin ko, this is my personal opinion lang and experience yung aking pinagbabasihan. So, ang tanong, recommended ba? So, para sa akin, recommended to mga parts. So, bukod sa mura, taas, matibay, matitid, talaga naman. Halos lahat na yata ng kailangan mo sa motor. Although hindi siya FI, kaya sinabi ko, carb siya. Pero...
Okay, sana nakatulong sa inyo ang ginawa nating pagre-review. So, salamat. Don't forget, like, share, and subscribe.